Kung si GD Boy hindi makapaghintay na lumabas ng bahay, ganyan rin ang kwento ng isang dating balot na naging Bibe! Kwento ng may-ari ng baby Bibe na si Karina Venturanza sa suki niyang magbabalot. Pero balak sana ni Karina na siya na lang ang magluto nito. Nang siya ay makauwi, naging abala siya sa kakalinis ng bahay habang quarantine, na wala tuloy sa isip niya ang lulutuin sana niyang itlog. Kaya di naglaon ang itlog, nagising mula sa pagkakatulog. Pinangalanan siya ng mga netizens bilang si Co-Bibe o COVID Bibe. Nagbibigit ako sa kusina. Narinig ko, kala ko may budbit sa likod ng refrigerator. So, hanap ako. Sabi ko, no way, walang pupuntahan yung bukwit. And then, nakita ko yung itlog. Parang doon ang gagaling yung tunog. So, binuksan ko, nakita ko yung pinpoint na butas na nilagay ko siya sa towel. Alam ko, kailangan ko incubate yun. At kahit mahilig sa balut, si Mom si Karina, inalagaan na lang niya si Co-Bibe. Sa kabila ro kasi ng krisis na kinakaharap ng ating bansa, may magandang mensahe raw ang kwento ng kanyang munting alaga. It's a blessing, no? Despite yung ating kalagayan ngayon, eto si Co-Bibe, parang naaliw kami, parang ray of hope. Despite all the problems we have, the world, the pandemic, is meron tayong buhay. Parang miracle, hindi siya naluto. Matapos lang daw ang quarantine, ibibiyahin na daw ni Ma'am si Karina Pamindoro ang kanyang alaga. Para si Co-Bibe, makilala na ang kanyang mga bagong kabarkada. Salamat sa ating mga alagang hayop, mas natuto tayong magpahalaga at maging mapagmahal para mas lalo pa nating marating ang isang tunay na magandang